Ika-21 ng Oktubre, taong 1944. Isang araw matapos maganap ang makasaysayang paglunsad ng hukbong Amerikano sa dalampasigan ng Lake. Sa kabundukan ng buong Luzon ay muling nabuhay ang pag-asa. Nagkaroon ng panibagong lakas at sigla ang pakikihamok ng mga gerilya sa mga mananakop na hapunan. Sa madugong kasaysayan ng panahon yun, ay isang nilalangang matagumpay na lumitha ng sariling pangalan sa larangan ng pagkipaglaban. Isang bayani na humamak sa kamatayan, alang-alang sa ikalalayan ng bayan. Ngunit siya'y mapusok, marahas, at may sariling paninindigan at batas na pinaiiral sa kabundukan. Si Bando Beroy. Banyo! 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 Oh, bakit? Tumarating na ang mga hapon. Malapit na ba sila? Tumatak na sila sa ilog. Ang mga biyak? Dala ni Toban. Papunta din sila rito. Ano? Buhay pa? Anong binabalak mo gawin? Ako ba'y nag-aalaga ng mga sinalat. Sobra ka na. Labis-labis na ang pagmamalupit mo. Bakit hindi ka may? Wala namang pinipigil. Masaw, hindi tayo maraming magtagal dito. Hahanap tayo ng bagong kota. Hindi ka kasama, Mark. Ipahatid na kita sa inyo. Ano? Babalik ka sa Barrio Bukal. At saka na kita kukunin kapag tahimik tayo lahat. Ayoko. Nangako ka sa aking isasama mo ko. Nangako ka sa akin. Tumay! Tumayo! Ayoko umuwi. Sasama ako sa'yo. Paglilingkod lang sa Bando. Paalipin ako sa'yo. Huwag mo lamang ako iluwa. Galing siya. Iyakit na sa Barrio Bukal. Para mo lang ako, Bando! Bando! Para mo lang ako, Bando! 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 Saan tayo hanap ng kuta? Kahit saan. Lumusod na ang mga Amerikano, bakit hindi pa tayo umuwi? Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, Maso. Dahil ba sa isang tao hinahanap mo? Yan na rin. Araw-gabi, walang gumugulat siya kung isipang hindi ang kanyang pangalan. Hindi ako matatahimik, hanggat hindi ko siya nakikita. Ito nga kaya lahat ng balitang kumakalat tungkol sa kanya ngayon? Malalaman natin, Masyong, sa araw na aming pag-aharap. Napakaliit ng daigdig niya ito upang hindi kami magkita. Sulan Baryong, sa buong lalawigan ng Rizal ay parang apoy na lumaganap ang pangalan ng taong ito, na ang katapang at kabayanihan sa gitna ng pakidigma ay nagsilbing lakas at sagisag ng tagumpay sa likod ng marubdob na layuning mapalaya ang bayan. Ang kanyang pangalan ay kaakbay ng pag-aharap. Ang kanyang katanyagan ay bukang bibig ng lahat. At ayon sa malaganap na balita,
Ang taong ito ay hindi lang kinikilala sa kanyang kagitingan. Higit na tanyag ang kanyang kausayan sa panudla. At ang maraming saksi ang napapatunay na kung siya'y tumudla ay laging sa pagitan ng dalawang mata. Ang dahilan ng ating pagdinero sa gabing ito. Isang siyang parang salamat sa may kapal.
at muling nabalik ang katangimikan ng ating bayan. Sa gabi ito ay isang karangalan para sa ating lahat. Ang pagkakadalo ng bayani ng buong lalawigan, si Sargento Dan Barrion. Sargento Barrion, mula sa layo ng Masigo, ay tanggapin ninyo ang taos-pusong pasasalamat naming lahat. Kung hindi dahil sa inyong kagisingan at kabayanihan, marami sa amin ay hindi makakasaksi ng maligayang araw na ito. Mabuhay si Sargento Barrion! Pagkating sa'yo, Banjo. Inuulol niya yata, Walter. Alam kong hindi maligaya para sa inyo ang pagdating ko dito. Bukas na namin ngayon para sa iyo. Nakalimutan, Walter, na kung hindi mo inanyayang pagdiriwang ngayon. Sa'yo na sana ang bala mong papamanin na wala lamang sa loob ko. Ngunit ngayon narito na rin lamang kayo ay... Isa palang bayani ang inyong panauhing pantangal. Ito palang sinasabi nila, Dan Barrion, ikaw si Bando. Patagal na rin kitang ibig makita. Salamat at nagpapasal na kita rin. Kahit na ako hindi taga rito sa Masipon, Dan Barrion. Dan, Banjo, mag-inuman tayo. Meron sa mga gusto natin. Matipit na gawin kayo dito. Napadaan lang kami. Samuntang dan talaga ang tungo namin. Pangalan niyo. Saan ko narin niyo sa pangalan niyo? Hanggang doon sa Tulacan. Ay naawit na ako. Bahala na kayong kabayan. At ngayon, dito lang pala tayo matipit. Hindi ako nag-iisa sa pagdakila ng lahat. Ang kasaysayan may bukas na aklat sa lalawigan ng siya. Hinahangang kita, Banjo. Mapalad lamang ako. Kung katapangan ang pag-uusapan, nagigit na dapat dakilahin ng mga tao sa pakipaglaban. Tawa na ako sa walang sayo-sayo na pagdanas ng Diyos. Kunit sa ganitong panahon, ay meron tayong kanya-kanyang tungkulin ng kapamatan. Siya nga pala. Sinabahala kong pa bang bumalik sa army pagkatapos ng gera? Oo. Ako at ang aking mga tawan ay tiyak na babalik sa army. Ikaw? Sa ngayon ay wala pa akong tiyak na patuloy. Siya nga pala, taga saan ka ba? Sa Balumbalong. Doon ako pinanganak. Doon din namatay ang aking mama ko. Doon din ako. Na ano? Wala. Nangihinayang ako siya. Bakit? Kailangan ng ating pamahala ng mga lalaking katulad mo. Bakit hindi ka sumama sa akin? Umanid ka sa army. Ako? At talagang mo kaya tanggapin nila ako?
Pero bakit hindi? Hindi pa ako kinalala. Masama aking pagkatao. Okay, ang aking puti kasi itim ng putik na pinandidirin nila. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ganun ka sa balumbat. Doon ay matutok na simulang parang hayop ang kanilang pagtingin sa aking pagkatao. At hindi lamang yan. Malalaman mo din doon. Ako'y kanilang pinakay. Pinalaya. At itinapon tulad siya isang meron nakakarang sakit. Direto ba riyan? Bando. Sinihiling ng madla na ibigaw nilang makita ang katotohanan kung sino sa inyong dalawa ang tunay na mahusig sa pagdudla. Dinaramdam ko, Alcalde. Pakiusap lang naman yon. Makakaragdag din sa ating pagdiriwa. Huwag na ho ngayon. Sa ibang araw. Sige na naman. Para malaman namin kung talagang totoong balita. Narinig mo na sinabi ni Bando. Sa ibang araw na. Takot lang siguro kayong magkahalataan. Baka naman puro kasinungalingan yung nababalitaan namin sa inyo. Hoy, siyo na. Pwede kami maniwala kay Dambar yun. Dahil sa Philippine South yan. Ewan ko lang dyan kay Bando. Pagbigyan natin sila dyan. Para matayin ni Kamaulin eh. Puro kayo ng konti. Puro kayo ng konti sa Japan nila. Bakit sila pinagtataka sa to? Ang nagdala'y pangalan mo, Bando. Ang sino mo makapatay sa'yo ay mag-aangkin ang iyong katanyagan. Tanda yun, ilang sarinto ng umuha ikan, inaatas na kita ng magdala ng ilan sa ating mga batikang mga kawal. Upang sa lakay magpulo ng mga ulit na nagpuputa sa pakiporo. Yes, sir. Thank you.
wala mga ito. Sugot mo. Sumama ka na muna sa akin. Doon ako nakikilala ang doktor sa pinagpapas. Huwag lang. Huwag ka lang tumuli. Masaw, doon ang bahala nito ba sa mga bangkas? Sinalo namin sa headquarters nyo at sinasusunod ka kagad doon.
Paano dan? Dito na marahil tayo tuloy magkakayang walang naman. Dito pa kaya tayo, Bando? Oo. Kung ako masusunod, hindi ko na ibigin na magkakayang walang naman. Ba't hindi ka sumama sa akin? Umalik ko sa huwag mo lang sa gawin ay... Sabi ko na sa'yo na, matuloy mga aking ako. Anong binabalak mo ngayon? Inisip-isip siya na bumalik ka. Sa balong ba to? Dami makatagpo ko lang ng kakaibigan. Ano pa natin dito ba? Lagi kita maaaya. Gayun din ako. Hindi ko makakalimutan na sa kitlala akong pangangailangan sa dito. Ay nakatagpo akong isang matapat na sa dito. Talaga. Ayaw ko lang kung itinakot din natin patutin. Magkagayon man. Ayayaan mo umasa ako na magtatagpo ko tayo. Sige na. Lasan! Ayan! Pag-ibigin ang kaaway sa kwira, ang pagsik ng punglo ay hindi sasala sa pagitan ng dalawang mata. Wala po kayo makukuha na doon. Wala po. Ay, lalong matuloy pa ito pananalig sa
kay Patrick ang inyo. Huwag kayong makalilimot sa Diyos. Hindi na tayo mahawayan. Nasa kanya ang karapatan ng panglipulin ang kasamaan ng Satanas. Mario ba, Padre, pasyente sa amin ang muli ang nangyay. Hindi lang natin natapos. Patahanan ka ng Diyos, Padre. Bakit parang tumigil ito ng iyong kasamaan? Bakit, Padre? Wala naman ako sa karyong kasama. Sige, magpatuloy kayo. At baka ako'y makapulat ng mabuting araw. Hindi mo ako matutuklo, Padre. Pagdarasal pa rin kita. Pagsiwi lang kayo, mahala. Ano kailangan mo? Nais ko lang humingi ng paintulot. Makatalang sa inyo. Ikaw? Humingi ng paintulot? Pagkat sinagalit. Salamat. Mahal mo. Ikaw ang nag-ahari sa dahil nito. Mari ba akong tumanggi? Hindi ako makapapaya. Nakalimutan mo na bang nakapartay sila sa buka? Paano ka makabubog sa bayan? Kailangan hindi tayo ng dulo sa kanila papakitin mo maubos tayo lahat dito. Hindi ako sanayin sa iyo nito. Baka kung ano pa, maaaring mangyari sa iyo. Mahala na. Hindi pa rin masagin naman. Siguro naman na hindi na nila ako makikita. Huwag ka parang masigo. Hindi ako napapatayin kayo kapag makita ka. E paano? Hindi na ba tayo sisirot? Kung may magagawa lang ako, upang at kikin ang lahat ng lalaki dito, at saan tayo kukuha ng arma? Pwede. Ang pahala pa ng harapan sa mga ay isang pagpapatiwa ko. Nangyari ba kayo sila? Kasama na ako sa inyo. Ito! Sinabi ko yun, ah. Ayan siya. Pausapin mo ang gusto. Sabi ko nga, Pago. Pwede ba? Nasa loob ka ng tahanan ko, Pago. Kung may binabala kang anuman... Huwag ka mag-alala ka pa. Iwan mo na kami. Huwag kang matawag, Sir. Hindi kita harap. Saka kung kaibig ko na makipagkita, Sir. Binibinan ko lang ang aking sarili. Alam ko na susuklan ka sa akin. Hindi. Ang totoo ay, hindi ko matiyak ng aking nararamdaman. Maaaring natatakot ako sa'yo. Nasusuklam o nahabag. Ewan ko, hindi ko malaman. Hindi ka pa rin natatakot sa'yo. Tulad ka rin ng dati. Nung naram sa pinta talagang kita, wala ka sa'yo. Hindi ka mapalagay. Wala na lang sabihin mo sa akin na umalis na. Ikaw ang nagbago. Tingnan mo ang ayos mo ngayon. Marahil ay nagdiriw ang iyong kalooban sa kapangyarihang nasa iyong mga kamay. Nagkakamali, Dexter. Ako pa rin ang dati sa bago. Kaya hindi ako nagbago. Maging ang aking... Kalimutan mo lang ito. Sinabi ko na naman sa'yo, huwag ka nang umasa. Pagkat nung niwalang talaga ng ako. Sino nga ba ako niya? Si Bando. Ang posakal. Ang maglalang. Ang kasumpa-sumpa. Ang kahiya ng panahon. Hindi mo masisisi ang mga tao. At bakit hindi? Ako ba'y hindi tao rin tulad niya? Kung hindi ka sana naging mapag-imbot, ikaw ang nagdulot sa kanilang ligali. Sinamantala mo sila sa gitna ng kanilang kahinaan. Kinip panahon ng digma. Ang tungkulin na bawat isa ay para lamang sa kanya. Diyan ka nagkakamali. Kaya wag mo asahang maunawaan ka ng mga tao. Ah, wala silang pwede sa akin lahat. Walang mahalaga sa akin yun, Estela. Inuulit ko. Hindi kita maaaring... Itagal ko nagtiis. Itagal ko hinintay ang araw na ito. Wala akong magagawa. Para sa iyo, Estela. Ay magagawa ko ang magbago.
ang manibigin mo yun? Bigyan lang kita yun. Makikiusap pa rin ako sa'yo. Sabi. Ang sana niya po kayo ka. Bigyan mo ng katahini ka ng mga naman. Humiling ka na ng iba. Kung gayon ay, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Umaasa pa rin ako, Speka. Hindi ako maaaring tumanggap ng kapituhan. Lalo na ngayon. Sarili kong mga tauhan, mga armas,
kailangan ko ngayon ay ang pamumuno ng isang kilabot na katulad mo. Kahit ngayon lang kita lang. Alam ko na hindi ka kay Kilos na walang pakinala. Sa mga tuwid, madaling-madali tayo makakasundo. Kung papayag ka, na isa lang maring mamon. Ikaw, nakahanda akong ipailalim ang aking sarili sa iyong kapangalasya. Isipin mo ang pangalan na mapapa sa iyo at ang mga kayamanan na babagsak sa iyong mga kamay. Matutuwa ko ngayon ang mga kanayo namin sa Rende. Kapag nalaman nilang si Dan Barrio ang unang nahinga namin ng tino. Napakahirap paniwala ng pinagtapat mo sa akin. Kilala ko si Bando. At kaibigan ko po siya. Yun talaga ang nangyari ngayon. At kapag wala akong dumating na tulong sa amin namin, malamang ay maubos kaming lahat. Kayaan mo, tinireport ko si headquarters ang binalita mo sa akin. Hindi ko kayo sasama. Hindi pa ngayon. Pero pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Sige, buwito na. Salamat po. Tawa nito. Huwag may paalam kay Banda. Nagpunta ka gabi! Bando, huwag yung patulang yan! Kanino ka nagsundo? Bando! Maawa ka sa batang yan! Mag-shell ka na! Ito yung nangyaring muli. Ay mahirapan kayo sa akin. Ang batang ito, hindi ba't mahigpit na pinagpili ko sa inyo? Huwag kang magtatanggal mo ba? Mabuting at nakalabas ako pa. Nakahiyak ang tulong. Ano? Hindi kayo maniniwala. Sino ang nahingal mo? Inerte ako, Jefe. Tatagpuan ko si Sargento Dan Barrio. Si Sargento Barrio, yung bayan mo? Galing, papa, galing mo nakausap ko. Ano lang sa'yo? Pupunta raw siya rito sa lalong madaling panahon. Pinakalat ko yung bayan ng barong pa to. Si Sargento Dan Barrio ay isang matapak na kawal ng pamahalaan. Siya ang kusutulan ng pamahalaan sa pinasabal pa ng bayan ko. Ano sa talaga yung sabah? Kumarito ka lang.
magandang gabi ko sa inyo. Magandang gabi po naman. Ginabot ako ng ulan. Eh, saan ba naman ang tuloy mo niya? Sa Balong Bato. Balong Bato? Bakit mo? Tagalan ba kayo? Hindi ko. Ipupuntaan lang ako kung tao rin. Aba, yung masama ang balita ko sa Balong yun. Delikado para sa inyo kung todo masama ko. Bakit to? Sapagkat, ayon sa balitan dumating dito, ang bayang Balong Bato ay nasasakupan ngayon at walang nagsipanin. Ano tayo naman? Balita lang naman yun. Anong pala natin kung puro? Yan din ang sumusa ka ng binating yung nakausap ko. Kaya nga ako tutuong ako. Kaya pong alamin ko ito ang balita. At kung sakali nga ang totoo na sinapos ni Tango? Bilang isang kawal, gagawin ko nga kong kumpuro. Ang ibig niyong sabihin ay si Bando? Oo. Isang taong sadya ko. Binabalak mo niyo siyang bakti? Kailangan. Wala siyang karapatang ipailalim sa kanyang kapangyarihan ng bayan. Malakas pa ang ulan. Dito ka na magpalipas ng lapit. Salamat po. Tuloy na ako, mga mbo. Maraming salamat ako. Wala yan naman. Ah, salamat din, Marta. Dito pa rin sa Balong Bato? Oo. Sige. Alam ko na nasa isip mo, Marta. Huwag ka sanang anal. Kailangan ko makikita siya, Ipan. Nung ako siya kukunin na. Sinabi ko na sa'yo, limutin mo ang halip na yan eh. Kailangan ko siya. Ngayon ko siya kailangan. Huwag ka maaaring malik dito. Huwag ko na uwa. Itambal niyo numarating! Okay, okay! Umarapitan mo yun! Kailangan na pag-aksayin mo ako ng panahon na talagang dito. Kamusta ka, Bando? Mabuti, mabuti. Ikaw? Napadaan lang ako dito. Hindi ako magtatagal. Huwag mong sabihin yan. Ngayon pa, magbabakasyon ka rito. At huwag kang magdalala sa anumang baga. Ako ang bahala. Alam mo itong bago na. Maliit lamang po. Alam saan mo pala. Ang pagkasa pa naman natin yun. Hindi dumating na tayo tigapakita. Ang lariyo na isang kawan, Eze. May tiwala ko na siya hindi sasalungan sa batas. Kaya hindi ko sinabi sa akin na kaibigan pala yung si Bando. Ano ko talaga yung lariyo? Pero ako, naguguluhan din ako. Ipatiriwan natin ang pagkasi mo ito, Kat. Kami na tayo. At ito tayo sa kong pasalumong kayo. Kahit ano hindi mo. Okay.
sa'yo. Basta't nasa loob na aking nasasukupan. Alam? Marami tayong alam. Maraming tayo sa'yo. Huwag lamang mo sa akin yung dati. Sino? Tesla. Yung anak ng Alcate. Yung lamang kayo sa bagay na hindi ko marunong gawin sa'yo. Sige mo ba sa? Ano tayo? Meron nakakaunawa at atamis. Ulit sila.
Sila na rin ang nagtulak sa akin. Na ako tuloy sa mga. Papagdan na ako'y babalik. Babalik ako pa'y balasap sa kanilang pag-iatilang. Nagkaroon ka ng pagkakataong mapabuti niyo sa rin. Ikaw ay isang bayani ngayon sa mata ng iba. Isang bayani? Isang bayani walang nagpuntatid pala. Na ito ang kabayaran ng aking mga pagpapos. Dito sa bayan ito. Kabayaran? Ikaw ang magita ng pagpapahirap sa kanila. Hindi tamang ginagawa ang dano. Labag sa batas na ilagay mo sa ilalim niyong kapangyarihan ng isang bayan. Bakit ka na parito dyan? Magsabi din ito. Napadaan lang ako. Hindi ako naniniwala. Naparito ka upang magmasya. Huwag ka makialang dito ang gas. Ikaw ay isang kawal na. Ano yung iskuro? Wala pa niyo. Maliban lang sa akitin ka. Ang palayain ng bayan niyo. Umatay ka ng tao, Bando. Hindi niya maaaring ipagwalang pahalan. Kumainin ka! Hindi ba ito lang? At kayo nagkagamay na sa mga oras ng pagkikin. Hindi ko nakakalimutan yan. Parang tayo magkapatid. Yan ang pagkinin ko sa'yo. Kaya utang alam. Unumayin niya ka na ako. Kalimutan mo na nasaksiyan mo sa pupo. Araw ko'y tiba. At ang bayang ito'y ako. Ano man ang gawin ko, okay ang sa'yo. Kahit labag sa batas. Ako ang batas dito. Nakikita ko. At dito magagawa ko lahat ng aking ngayon. At si Stella. Anong katayo ni Stella ngayon? Natural. Pati siya'y matitin ng ako. Saan ka pumunta? Hindi na ako maaaring tumagal dito. Alit daw pang kunin na yung mga huwag kang matapos, Banjo. Hindi ko gagawin sa iyo. Ay, pangako mo lang. Gano'n na, Banjo. Paano sabi ko sa'yo? Hindi niya ako pakigala. Kaya di dyan ko siya. Ngayon ka na ba ang nagwampala kumalis? Inamin mo sa akin ni Bando ang lahat. Kaya panunan upang gumawa ko na akbang. Hindi lang ka ba balik? Bukas yun. Kukuha lang ako ng mga tawa. Hindi kaya makinala si Bando sa iyong gulo eh? Hindi nga pa. Napilitan akong mangako sa akin. Inuulit ko sa iyo. Huwag kayong titiyos hanggang wala pa kami. Maka sa akin. Anong kailangan mo ito? Isang. Nalatawag siya ni Bando. Ayaw ka lang magwala sa akin. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako maaaring magkamali. Malakas ang aking pakiramdam. Nagtatawag mo raw ako. Bakit ka nagsinumaling sa ito? Nagsinumaling? Ano'y sabihin? Bakit may pinagsailan sa akin ang dahilan ngayon pa kayo? Hindi ka maintindihan, Bando. Huwag ka na magmarang-marang. Alam ko na naparito ka upang ako'y takot. Sino mo sabi na ako? Ako ang nagsasakot. Huwag ka kamali ka. Labas ka na! Nakalimutan. Ayun ba rin.
Iwan. Itong malaking pagkakamali man ko. Tanda mo yung sinabi siya. Sa oras na ito, talagang wala na tayong magagawa. Sinabi mo, saan mo na tayo, Bambo? Malalagay ko sa panganib ang buhay ng taong bayan. At higit na maraming tao ang masasawin kapag siluhay natin si Bando. Paano ang gagawin natin ngayon para si Bando? Wala eh. Paliban lang sa ipanalangin natin ang kaligtasan ng bayan ito. Patre, tumarating ang hapon. Patre, ang mga taong ni Bando yung nakaw na ating simbahan. Paso, ito ulit mo yan. Ngayon pa, Padre. Mawari ko ng Diyos sa biruwala. Ibalik sa inyo yan. Lupa ang kailangan namin ito, Padre. Masong, wala ka ng pakialam dito, Tan. Sorry nyo yung sinapi. Nalimutan mo na yata ng mahila ka na kung paano nung. Huwag mo ipanakot na kasi, Padre. Hey!
Para na rin sa iyong kapatanan. Umalis ka na rin. Isanin mo na ang balong bato. Dr. Nagy, tinitinit ako na kapag mananatili ka pa rin, may tiyak na may malubang mangyayari. Inaasahan ko lang. At iniulit ko rin sa iyo. Huwag mo kong pagbabantahan. Pagkat isang bagay lang maaaring mong gawin, upang ako'y mawala sa iyong landas. Patay niya. Oo. Gagawin ko yung kung kinakailang. Ang dapat sana sila'y magkasama. At musigin ang kaaway sa tuwina. Ang pagsik ng punglo ay hindi sasala sa pagitan ng dalawang mata. Hindi na tayo maaaring maghintay pa. Matigas ang ulo ng tao niyon. Alis din siya. Dala pa. Nakasaya lang tayo ng panahon dito. Naruruhin siya sa bahay, nag-iisa. Wala kang baret. Ano ba doon? Tama na. Diyan kakalawin. Anak, hindi ko niyo ito. Sino pa? Sister, ang akala mo hindi ko alam. Simula nang dumating ako rito, lagi mo nalang siyang iniisip. Totong bang dito nga kami? Alam nga, para sa isang babaeng katulad mo. At anong tingin mo sa uri ng pagkababae ko? Maninis akong bando. Nang makuha mo ako'y walang ibang lalaki. Alam ko. Ilang ulit mo ba sa sasabihin? Huwag ka sanang magalit, bando. Sinatatakutan ko lamang ang mga isipin ko. Hindi katulad yung araw na isiglang at mapagmahal. Bakit ngayon? Ang bawat bagay may tagdang panahon. At ang panahon ay lumilipas. Ngunit hindi ang pagmamahal ay nagukulong sa iyo. Nakapalit pa rin sa trabaho. Sige ako kumakalap ng mga sila. Ang ating nakaraan ay matagal ko na pinagawa. Ano? Hindi mo magagawa yan. Pinaasam ko ako. Nangako ka sa akin. Oo. At nangako rin ako sa akin sarili. Na sa pagbabalik ko rin. Nakapin mo kong pag-ibig ni Stella. Nararamdam ko mata. Hindi ka niyo iniibig. Kung matututuan din niya akong mahal. Sabalik, huli na ang lahat. Sa pagkatahagawin ko sa kaydan. Hindi mo ako nauunawaan. Alang-alang sa kanya eh, magagawa ko magbagong buhay. Napakabuti. Hindi ko rin iligaya sa kanya. Bakit hindi? Pagkat may iiwanan ka sa aking pananagutan. Anong pananagutan siya sa akin? Ang iyong magiging anak. Kaya ako na pa rito. Magdadala ng tao sa iyo. Alam kong matutuwa ka pag nalaman ka. Magiging maligayang maligaya tayo. Ikaw, ako at ang ating magiging anak. Bando! Bando! Bakit mo ginawa ito? Huwag ka lang magsalita.
nga ni Banat. Sama kita sa headquarters. Ako dadalhin mo sa headquarters. At kung paano naman ako dadalhin mo? Papakamatay ka naman. Sabi mo sa kanila, huwag ka na magkakamaling kumilip. Sige. Sige sa bayan ni Piskal. Nalulong ka ba? Hindi mo sumaya lalabas dito! Ayaw! Dan, isinungan kita. Pag may pulilip ng masama, parilin nyo. Kailangan kumilis tayo agad. Subal! Tawagin mo lahat ang mga bata. Hello? Papa! 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 Ayun si hindi ba alam na malaking kabaliwan itong ginagawa? Sumayin ka rin. Basta na ako tayo sa bahay. Nauulol sila ba? Paano tayo makalala ito? Pero may papalit. Pinatatawag ka. Pinagamit ka ang aking hindi ako kagaya niyo. Ang takot na estupido. Mapagalit kami. Sige. Ayong bahala. Sumalaan kayo. Ngunit ako. Ginto. Wala lamang ko yata. Kung gano'ng pagaling gumarili ang tamba yun. Yan na. Sige, sige. Punta nyo. Sumalaan kayo. Kayo may inis. Darating ngayon. Tawag ko. Napagod nila mga inis na rin. Pagod na. Para makalabas dito. Ipagpanagin nyo ang makalabas tayo dito. E saan naman yung kaya ito naman mas para makalabas dito. Ang bigil ka tayo.
Pero itong tandaan mo, hindi mo kita mailabas dito. Kaya naman hindi ka rin parang kinabangan yung mga nawa. Bakit? Bakit tayo ito? Ano talagang dahil na matindi sumabalak? Tungkulin ba? Ay, mga ulo kanila. Hindi kawain na ako. Kawain isang bayan. Hindi ka dapat mamatay sa isang liblib na pok na tulad nito. Ang iyong kamatayo, dapat maganap sa isang larangan. Sa madugon larangan ng tikmaan, kung ang iyong kabayan ay manatiling dinadakilan. Ako nga hindi ito nanginginangin sa ako. Mamatay man ako sa pok na ito, walang kwento sa akin. Pero ikaw, pinayang mong pagkakataon. Pinasak mo pati ang sarili mong karangalan. Namumuli ka, sir. Naiingit ka. Huwag mo kong patawar. Iyon ang tunay na dahilan, di ba? Kapwa tayo kaya. Dalawa tayong dinatakilan ng bala. Kung ikaya mo merong makihati sa iyo kasama ito, ang ibig mo ay masarili ang karangalan. Ibang ka na ba? Pero kinakailangan patay mo muna ko. Iyon ang dapat mong gawin. Patay mo muna. Wala mangyayari sa din yan. Pagpabukas natin sa larat. Ibal, hindi mo sila. Ang ganda nga! Ang init!
akin si Bando! Hindi, hindi ka ni Mendoza. Bakit, Bando? Alam mo, Alay. Wala akong nalaman kayo. Naghihintay kami! Ano ang sagot mo? Binaya ko siya! Hindi ko siya maaaring bigay sa'yo! Huwag ka na magpatigas pa! Mamamatay ka, Marion! Bakit gusto mo sa mga ko? Sasabihin ko sa'yo! Malawag ka dyan! Inangangako ko sa'yo! Hindi ka gagalawin ng aking mga kasama! Kuha ba ka na! Bakit ninyo kinukuha si Bando? Pag-iiganti sa rin ko. Isang pag-iiganti na matagal ko nang binalangka. At ngayon na ang oras na hinihintay ko. Anong kasalanan ang nagawa sa'yo ni Bando? Isang tao nang pumatay ng aking mga magulang. Mga kapatid. Hindi ka naniwala, no? Kailan na nangyari yun? Mga araw ng pananak ko. Pinatay niya ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid. Silang lahat. Silang lahat sa rito. Ako lang ang ina. Anong lalang ni Bando upang patayin ang mga nila? At yun, hindi talagang Mendoza. Ang taong kaharap mo, ang kabilang sa angkan ng mga kuweba. Kuweba? Isang pamilya ng mga espiya. Mga taksil sa bayan. Hindi kataksilan sa rento. Ang makaroon ng sariling paniniwala. At di mali, matapon. Ako at ang aking mga tauhan ay linikas sa kapundukan. At patuloy ang pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban sa ang bayan ay malaya na ngayon. Hindi pa sa rento. Kay mga aliping pa ng mga puting dayuhan. Wala akong pakialam sa yung kaibang. Pero isang bagay lang inuulit ko. Hindi mo makukuha sa akin si Bando. Ayaw kitang kalabanin sa akin. Ngunit kung bibiguin mo ako, mapipilitan akong patayin ka. Naiintindihan ko. Thank you.
Pakiramdam po, Dam. Alam ko na mangyayari kapag ako sumama. Ibigisin ka. Ibigyan ka ng katarungan. Papatay nila. Ikaw ang mananatiling buhay. Upang ang sinimpuang buhay lahat ng katangaray. Tapusin natin ito, Dam. Ngayon, sa mamamagitan ng baril, ibigisin natin ang sulat niya. Huwag ka sanang hangal, Bando. Naghihintay ang mga tao, Dam. Nasasabit silang malaman kung sino sa ating dalawa ang higit na merong karapatan sa kanilang paglakit. Bigyan natin sila ng pasya. Iyon na ba ang pasya mo? Ikaw ang bahala. Dalawang bayani nagtaglang ganitong katangian at sila ay kapwa may sariling kasaysayan. Sa baril kay inis at timbang taglay nilang tapang. Sana ay hindi higit ang iyong hatlang. Ang dapat sana sila'y nakasama. Dahil, bakit? Hindi sa pagitan naman. Ito nagtatawin. Ikaw ang hindi kinagawa. Ganun ba ako patatamaan?